Kailangan lang gamot ako. Opo. Kailangan ako. Anong klaseng gamot na 'yung? Ano po, 'yung anti-convulsant. Tapos po, nagre-request po sana ng mama CT scan uli kasi na CT scan po siya nung last ano, 14 years old na siya. Opo. Ay siya po ngayon ay nasa 31 years old na. Hindi po namin naiiwan ang ito. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kalingap. Kamusta na po kayo? So, ito nga po pala ang Janjan Official. So, andito po tayo ngayon dito sa malapit sa pangalawang lingap center ni Kuya Bat. Nag-ikot-ikot po tayo. Tapos may lumapit po sa ating isang senior citizen na isang nanay ng isang PWD. Si inilalapit niya po sa amin yung kanyang anak kasi nakabuntis daw po yung anak niyang PWD. So ayun na, kahit pa paano po ha, makapagbigay po tayo ng kunting tulong kay nanay. So tara mga kalingap, samahan niyo po ako. So ito na, ito yung bahay nila. Dito ba yung kuya? Eh na, yung handang araw po. Dito po ito sa inyo, nay? Opo. So para saan po pala ito, nay, itong ano na ito, consultation ito? Para po yun, may sakit yung anak na may epilepsy. Ah, may epilepsy po. Opo. Tawag nga po na dito. So, paano pala yun, ay? Sabi niyo po, nakabuntis po yung anak niyo. Opo. Nakabuntis po siya, nagkaroon po siya ng isang anak. Yung pong nanay ng bata ay PP. Eh, kilala pong higit kailangan ng tulong po namin. Kaya kaso pa po ay solo parent lang din. Siyempre po kailangan po namin duyo, kahit tumukay na nangyira. Ilang taong ka na po, nanay? 55 years old na po ako. Yung nanganak na po, yung ano nung... Nanganak na po, ay hindi po namin maibigay yung support, ha. Kaya lang sa ito niya ay ano po magagawa namin, ano po lang po kaya namin maibigay, yun lang po kaya namin ibigay. Yung po bata ay 3 years old na po siya, tapos yung nanay ay pipi, isa rin po naghihirap niya yung magulang po, nanay. Ah, matagal-tagal na po, 3 taon na po pala yung bata. So mahirap nga po yan, eh, nakakaw. Yung po namin, pahidupanin ko na po yun. Ito po ay nagkasalit po yung anak, 14 years old lang pa siya nagsimula kasi nabagot po siya. Ah, ay maintain po siya ng gamot ay hindi po pwede hindi mag-inom ng gamot. Opo. Bawal na po siya maghanap buhay kasi po lalo ngayon na ano, na delikado po sila niya. Hindi, ikaw na po nanay nagtataguyod talaga. Simula sa wala, lalo po nung namatay na yung asawa ko, wala po talaga lahat. Wala, ikaw na lang din po nagtatrabaho niya, wala na po yung asawa niya. Patay na po, simula po ng 2012. Oh, tagal na po eh. Ako naman po ay nagugupit-gupit, naglalabada, ano na lang pong hanap buhay. Kung ano po na yung mapagkakitaan, ano? Opo, eh di pa ako nagkikin ng taba, para lang kung maibigay ko yung pangangailangan ng anak ako. Kaya po, kung maaari po na may magandang kalooban, na kami ay matulungan. Parang ilang kong naging kahit hanap buhay para maitustos po sa tutustos po namin para gamot. Kaya mo na, malay mo po ha, may makapanood nito kasi upload po natin ito sa YouTube. May tumulong po kasi meron din naman po tayong dumadating sponsor. Malay po natin na isa po yung makabilang yung anak niya po. Yung suporta po. Pero hindi po ako nangangako na ya. Pero kapag once na mayroon po pumasok na sponsor para po dito. Huwag po kayong mag-alala. Babalikan ko po kayo dito. Oh, maraming salamat po, sir. Pwede pa man po namin natatanggap ang biyayang sana ay magkarating at matugunan po yung kailangan namin mag-inat. Ating apo, angin, kulang po sana yun lang talaga po matustusan namin yung pangailangan ng gamot at kailangan ng apo. Anong klaseng gamot na yun? Ano po, yung anti-convulsant. Tapos po, kami nga, nag-request po sana ng mama CT scan uli. Kasi na CT scan po siya nung last, 14 years old pa lang siya. Opo. Ay siya po ngayon ay nasa 31 years old na. Hindi po namin naiwan. Mahirap. Mahirap din naman po pagtrabahuin kapag ganun. Kasi once na pag mapagod po ang may mga nakagka-elipsy na. Susumpungin po ano yun ay ano. Kahit po gusto niya magtrabaho, wala namang unatanggap sa kanya. Kasi alam na po ang status ng kanyang sabi nga mama, kaya anong gagawin ko? Kung gusto ko man makatulong sa iyo. Kung sabi ko, anak, di bali na, basta makita ka lang namin na buhay ka. Manusog ka, kami na bahala, basta may ibigay na ka lang. Kung anong gagay ka, kaya lang namin na ibigay. Ano pong pangalan niyo, nanay, pala? Okay, sige nang ginagasardo.
Baserte po. 5 years old, pagbalo. Aban. Ano po, 8 years na po akong balo. So, yung sinanay na pilit, itinataguyod po yung kanyang anak. Tapos yung kanyang apo po, ano nanay? Nasaan po yung apo pala? Ano po sa nanay? Hindi, pagka meron pa akong time na mag, ano, kasi ako po ay polo, on-call. Pero mapakamalit na sila, may nagugupit-gupit. Mahalaba, mamasok. Ano pong kailangan ng taba para lang kung maibigay. Pag hindi pa wag basic, kinukuha ko pa yung apo ko. So, yan po si nanay, napakasipag po kahit na umiidad na. Pilit pa rin pong kumakayod para isalba yung pang-araw-araw. So ayun po nanay, ano, hindi man po tayo nangangako ano, pero sana po ay makabalik po kami dito para may dalang kunting tulong kung may dumating man po nay. So yun na, nagsisimula pa lang rin po kasi ako kasi ay, wala pa ako maibigay na galing sa sarili ko nay. Ang kaya ko lang gawin po ngayon ay maging tulay. Pero nay, may bibigay ako sa inyo nay, pagdamutan nyo na po ito, pagpasensya nyo na po. Ayan po, sana po ay mga tulong po yan ay. Pag gamot na po na, ilang araw rin po ito mga magagamit ng anak ko. Yan pong pera na yan ay hindi rin po sa, galing sa akin. Yan din po ay galing sa sponsor, mga tabi-tabi ko po, mga natira po sa mga una kong tinulungan. So, ayan po. Maraming salamat po sa mga sponsor ng Janjan Official po. Salamat po. Sana po lalo kayong pagpalain. Marami pa kayong matulungan. Andiyan pa ang Panginoon. Ano na yun pala ang gusto mong panawagan? Anong gamit? Panawagan pa ako sa mga mabuting kalooban na sana po ay matulungan kami kasama po ng aking mga ng anak may sakit na matulungan po yung kailangan namin na araw-araw po na sana kung pwede po ang hanap buhay para maibigay po yung pangailangan ng apo po at yung anak may karamdaman. So, sige po na, salamat po. Sana po ay may makapanood nitong mabuting puso at mantig po sa inyo, nay. So, babalikan po namin kayo dito. Hindi naman po nangangako, pero kapag meron po nagtulong po, nagpaabot ng tulong, babalik po kami dito. Pagdadasal po din po yung mga taong maghahangad na makatulong. Opo. Mga nangailangan po. Sige po, nay. Maraming salamat po. Nanay, ano nga po ulit? Ako po si Gina Baserdo. Gina Baserdo po. So, yun. Sige po. Ayan po si Nanay Gina Baserdo, mga kalingap. Sige na, maraming salamat po. Salamat din po at ito po ay kami ay nakatanggap sa pamilya po nito ng gamot ng anak ko. Mga ilang araw din po tayo. No, pagpasensya nyo na po, Nay. Maraming God bless po. Sige po, Nay. Salamat po. So, ayun po mga kalingap. Nakakaawa naman po yung sitwasyon ni Nanay. Ganun din po yung kanyang anak kahit malaking tao nga po. Kaso may ganun nga po, nagkaroon nga po ng sakit na epilepsy kasi na-aksidente po nung bata pa. Nagkatama sa utak, nabagok daw po eh. So yun, kaya sana po kung meron man po sa inyo na gusto mong tumulong, pwede nyo po yung ipahatid sa akin mga Kalingap supporters. So yun, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa buong team Kalingap, lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalingap Rab. Sana po patuloy nyo po kaming suporta. Ayun, maraming salamat po. Yun lang po sa ngayon. Thank you mga Kalingap. Bye-bye po.